Ito, bagong balita na naman ito, ka-coffee ha. Naglabas po ng statement si Vice President Sara Duterte at matapang itong statement na ito, ka-coffee, no? Kaugnay po ito sa pag-uugnay sa kanya. Nililink kasi siya dito sa naging war on drugs ng kanyang tatay, di ba? Kasi ang aligasyon naman dyan, ang iniimbestigahan daw nitong International Criminal Court ay hindi lang si Duterte. Kasama na rin po dito yung ilang mga opisyales na may pananagutan dito sa naging war on drugs ng administrasyon ni Duterte. At ngayon, nadadamay po itong pangalan ni Vice President Sara Duterte. Nadadawit daw siya dito eh, na sasangkot ang kanyang pangalan at naglabas po siya ng official statement. Kanina lang din po yan. Sige, basahin natin yung kanyang official statement dito. Medyo strong ka-coffee ha, yung wordings niya dito. Medyo matapang ka-coffee ang mga sinasabi dito ni VP Sara Duterte. Sige, basa tayo. Nakikita niyo ba sa inyong screen? Pahayag, January 23, 2024. Sa taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi napag-usapan o naiugnay ang aking pangalan sa umano'y Davao Death Squad. Alam niyo yung Davao Death Squad, ka-coffee? DDS. Allegedly, itong DDS daw, yung grupo yan, ka-coffee, na binabayaran daw para igurgur, ka-coffee, o itumba ang kung sino man, ka-coffee, na base sa instruction, no? Hindi raw nalilink ang kanyang pangalan. Subalit, matapos akong manalo bilang Vice President, bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin at ngayon ay kasama na ako sa mga akusado sa International Criminal Court. Hindi ko kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya kong gawin. Two things. Basahin natin. Bigla na lang akong nagkaroon ng testigo laban sa akin at ngayon ay kasama na ako sa mga akusado sa ICC. Statement yan, ka-coffee, no? Ibig sabihin, ano to? May natanggap silang notice na iniimbestigahan sila para hingian sila ng panig. Kasi ano ito eh, nagsasabi ito na accused na ako. So sino nagsabi sa kanila na accused na? So posible na mayroong dokumento na dumating sa kanila at inaakusahan nga sila dahil mayroong mga testigo against them. Or posible din ha, na isang korte sa Pilipinas man yan o kung saan man yan ka-coffee na sinasabi na accused sila at kailangan nilang magbigay ng komento doon sa allegation, sa accusation. Kasi malinaw dito na sinasabi niya na kasama na siya sa mga akusado ng ICC, di ba? Kasi may testigo na against her. Hindi ko kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya kong gawin yon. In short, kung ano yung ginagawa ng death squad, kaya niyang gawin yan. Kung halimbawa, manggur-gur, kaya niya rin yan base dito sa statement. Gayunpaman, haharapin ko ang anumang akusasyon laban sa akin. Yan ang po ang matapang na sagot ni VP Sara. But, to my conditions po yan, I will only face any charge, kahit tama pong kaso ang isinampan nyo sa kanya, pero sa isa pong Filipino judge, sa harap po ng Filipino judge, and only before a Filipino court. So kung ICC yan, malinaw din naman ang sinasabi ni PBBM dyan, walang jurisdiction ng ICC, dead man, ka-coffee, no? Dead bang administrasyon at definitely dead man din po dyan si Vice President Sara Duterte. Kung may kaso kayo, isampan nyo sa korte ng Pilipinas at haharapin niya po yan. Hindi po ako lalahok o magiging parte ng isang prosesong hindi lamang magsasadlak sa kahihiyan sa bansa, kundi dudurog din sa dignidad ng ating mga West, Korte at buong justice system ng Pilipinas. May punto naman siya dito, ka-coffee, kasi kapag inalaw mo itong ICC na functional naman yung ating justice system, i-insulto yan, ka-coffee, doon sa ating mga judges, sa ating mga korte, di ba? Kasi parang anong gusto nyong palabasin dyan? Hindi gumagana yung justice system sa Pilipinas. Huwag nating ipahiya ang bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga dayuhan na manghimasok at makialam sa Pilipinas. Ang kahiligan na magpailalim sa mga dayuhan ay sampal sa mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng kanilang buhay at lumaban para lang sa ating kalayaan. Unahin muna natin ang Pilipinas. Shukran. Yan po yung naging pahayag dito ni Vice President Sara Duterte. O yan ha. Sino kayang testigo against VP Sara, no? Hindi natin narinig yan ha. Wala naman palang kasalanan. Bakit takot sa ICC? Sabi ni Amador Peggy. Desai Riveros. Oy, mangyari yan. Kulong kung kulong. Sabi ni Desai Riveros. Tingnan natin kung ano mangyayari talaga dyan. Jocelyn Herrera, ha ha ha, makapagsalita ang China kaya, kumusta kay Sara? Di ba sila dayuhan? JC Moss sila, pag-ama gumagawa ng kabalbalan.
Hindi niya kailangan ng death squad kasi may iba siyang hit group daw. Malakas ang loob nila sa SC kasi 13 justices ang appointed ng tatay niya. Tiyak na ang VIP treatment ang kaso. Asus, China puppet nga kayo, sabi ni Princess Dino. House of Bay, tama si Trillanes, delikado si PBBM, baka siya ang tumira kay president natin dahil siya ay may access kay PBBM. Dapat siguro medyo lumayo ang presidente natin sa kanya. Bibilin Ranit, o yaa, mahalin din natin ang Pilipinas. Exactly. Judy Batan, happy viewing sa inyo sa Facebook. Kay Crisanta Limin, happy viewing din po. Kay Lawrence Jones II, happy viewing din po sa inyo. Sa lahat ng ating ka-coffee na sa Facebook, magandang gabi po sa inyo. Grabe ang haba ng live stream natin ngayon. 48 minutes, at dami kasing kaganapan ngayon eh. So, kung nasa Facebook po kayo, di pa kayo nakafollow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee yan, nasa taas, click lang po yung follow. At kung nasa YouTube naman kayo, ay click lang po ang subscribe. Ako'y magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po. Oy, sabi ni Sir Jason Paraiso, motherhood statement, so whatever. Yun nga lang. Actually, yun din lang po na eh. Masyadong complex sentences yung ginagamit, et cetera, et cetera. No? Yun. Nadali mo, Jason Paraiso. Hi na, Kabintoy. Sara, pwede ba? Huwag kang marites. Do your best to help the Philippines improve. Exactly. Alright, sige. Paalam na sa inyo. Napapahaba ang ating discussion. Ha? Thank you sa mga sumama sa akin ngayong Martes po ng gabi, January 23, 2024. Magkita-kita ulit tayo. Hopefully tomorrow, alas 10 po ng gabi, ang ating live stream ka-coffee. Alas 10 po yan ng gabi. No? Araw-araw. O sige, paalam sa inyo ka-coffee. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Good night, everyone. Ma'am Michelle D., good night. Kay Ma'am Cecilia Peña, good night. Ma'am Jocelyn Herrera, good night po sa inyo. Kay House of Bay, bye-bye next time. Paalam po sa inyong lahat ka-coffee. Ingat po kayo. Marami pa rin po tayong viewers sa Facebook. Shoutout po sa inyong lahat na hindi natin na-shoutout. Paalam po sa inyo. Bye-bye.